Welcome to the DTV. And again, thank you very much na naman sa lahat ng mga nag-click at sadyang manonood itong episode ito. And today is our third episode dun sa ating mga videos in line sa mga helpful tips para sa mga nagsisimula pa lang or maggusto magsimula na mag-vlog. Okay, so again, this will be the third episode. The first episode, we tackled about choosing your content. Okay, and then second is ano ba yung mga kailangan nyong gamit. So kung gusto nyo malaman or gusto nyo mapanood yung mga topics na yun after this video, or maybe you can try to watch those videos first before this one. Okay, anyway, for the third episode, what we are going to talk about today is ito yung mga lagi ko nakikita naman sa mga kakasimula pa lang mag-vlog at gusto nyo lang mag-try. Alright, at nandiyan na sila. At may isa silang problema. Okay, may isang bagay na humahadlang sa kanila. At kadalasan, ito yung nagiging sanhi. Ito yung kadalasan ng pagiging ng sanhi ng hindi nila pagtuloy sa pagva-vlog. Alam niyo kung ano yun? Ito ang hiya. Ayun. Alam natin na ang pagva-vlog, it would actually require you to communicate to people. Alright, so alam natin minsan nag-vlog ka, nagsasalita ka mag-isa sa bahay, wala naman nakakita sa ibang tao, pero nahihiya ka. Bakit? Kasi alam mo, pag in-upload na to, this will be shown to a lot of people at maraming makakapanood sa inyo. Kaya yung mentality ng ganun, na dun tayo kinakabog, dun tayo nahihiya sa parte na yun. Okay, so I just want to let you know na ang pag-vlog, it doesn't necessarily mean that you have, again, to satisfy everyone who's gonna watch you. Okay? Just like what I mentioned back in the episode 1, always make it a point with that when you vlog, make sure na yung vina-vlog mo is something that you enjoy. Alright? So, hindi magiging hassle sa'yo, hindi magiging mabigat. At the same time, mas mangunguna sa isip mo yung kasiyahan kaysa mahiya ka. Alright? Kasi alam nyo, let's say for example, sa school, di ba pag magre-report tayo sa harapan ng classroom, madalas nagbabakil tayo, madalas hindi natin alam yung mga sasabihin natin pag hindi tayo handa, pag hindi tayo expert sa isang bagay na yun. So same thing din lang sa pagbablog, hindi tayo sanay sa isang topic. Tapos pinilit lang natin na gawin siyang topic dahil gusto nating maghatak ng audience. Then, darating yung part na habang nag-vlog ka is para magdadalawang isip ka kung tama pa nga ba yung binablog mo or kung magugustuhan ba. Marami tayong, in short, inhibitions. Marami tayong iniisip sa utak natin. Pinapangunahan natin yung mga magiging reaction ng mga audience natin, which is dapat hindi. Alright? So again, be cool, relax. Kung mag-vlog ka, just go with the flow. Hayaan mo lang na magsalita ka sa sarili mo. Magkausapin mo yung mga audience mo. Yan. Kadalasan nakikita ko niyan, di ba? Excited na mag-vlog. Kukuha ng camera. Tapat sa sarili. Magkasabi ng, "Hi guys!" Yan. Hanggang doon na lang. Tapos, hindi na alam yung sabihin. Or minsan, kung nasa, ano ka, minsan, pag nasa labas ka, hawak mo yung phone mo, gusto mo na mag-start. Okay, "Hi guys!" Pero yung mata mo nakatingin sa mga tao kasi naka-conscious ka sa kanila, naka-conscious ka sa mga nasa paligid mo. So yun, ang pag-vlog, you don't have any choice because you will be putting this in social media. So accept the fact na mapapanood ka ng mga tao, okay? And there is no space for hiya pag mag-vlog ka, okay? Pero pag tinanong ako, "Sir, Bo, Gab, hindi naman ako ano eh, hindi naman ako magaling magsalita. Hindi man ako magaling sa ganyan." Then again, going back sa episode 1, huwag mong ipilit sa sarili mo kung hindi mo kayang gawin yung isang bagay. Dahil marami namang klaseng pag-vlog, marami namang klaseng content na it doesn't require you to speak a lot in front of the camera. Right? So, yun eh. Ang dami, mga cooking show, ganyan, travel. Minsan nga yung mga travel videos,
walang salita, na may mga caption lang. So yun. The thing is, you have to appear in their videos, right? Because people needs to know sino yung pinapanood nila. Okay? So yun. Going back sa hiya, kunyari ngayon, gusto mo mag-start. O sige, nag-start ka na, nahiya ka. So how would you cope up to it? How would you surpass those kind of feelings na nahiya ka? First of all, isipin mo sa sarili mo. Isipin mo na ginagawa ko to dahil gusto ko. Okay? It may be a part na gusto mo sila mapasaya, pero lagi mong unahin muna sa isip mo na you're doing this for yourself. Right? Gusto mong gumawa ng isang bagay na pag-aaksayahan mo ng oras dahil gusto mo yun. Okay? So, give importance, give value to whatever you're doing. Okay, second, paano mawala yung niya? Practice in front of the mirror, salamin, yun. Tsaka ulit-ulitin mo lang, ulit-ulitin mo. Ako, to be honest, the first time that I held the camera at nag-feeling vlogger ako outside, talagang medyo nahihiya-hiya pa talaga ako. Pero na sinabi ko kayo nga, titingin-tingin ako sa mga paligid kung may mga nakatingin sa akin. Pero dahil sa paulit-ulit na lang ginagawa araw-araw, yun. I'm starting to get comfortable in front of the camera na. Okay, so yun. Alam niyo naman ako going back in my childhood days, mga medyo kabataan ko, I'm always behind the camera because I'm into directing, I'm into script writing, yan, production. Yun. So, yun. Okay, pangatlo, pag nagsasalita kayo, make sure, make it the point na, especially if you're in front of the camera, na lakasan niyo yung boses niyo, linawan niyo. Okay, because people who's watching you can definitely sense kung nahihiya kayo, alright, or kung hindi kayo sigurado, or kung nagdadalawang isip kayo sa sinasabi nyo. And that would actually trigger them to think na hindi talaga kayo confident sa ginagawa mo. And unfortunately, if that is the case, then it could possibly lose their interest watching your video, alright, finishing your video or subscribing to your channel. Hiya, tanggalin natin yan, okay? Kung gusto mo talaga mag-vlog, alright, dapat medyo kapalo natin ng konti yung mukha natin. Okay? At last na lang, huwag kang mahihiya sa sarili mo. Okay? Kasi minsan, since hindi tayo sanay na nagsasalita tayo ng ganito, hindi tayo sanay na nagsasalita tayo sa ibang tao, or mas sa sarili natin, hindi tayo sanay na kinakausap natin yung sarili natin. Nahihiya tayo, parang feeling mo sa sarili mo nagmumukha kakanta nga. Okay? And, yun, huwag natin isipin yun. Huwag natin isipin yun sa yung hiya sarili. Huwag mong isipin siya. Sabihin nila na pag pinost ko ito sa Facebook or sa YouTube, baka pagtawanan lang ako, baka komentaran lang mga kasi hindi naman sila sanay na nakikita akong ganyan. Well, it's time for you to get out of your shell, alright? So, make it a point na do the best out of it, alright? Let's just enjoy the feeling of imparting information or entertainment to other people through vlogging, of course. Yun lang. So again, this is Gabe, and again, thank you very much sa pakikinig nyo. I hope at least kahit na paano napalakas ko ng konti yung loob nyo na sumubok sa pag-vlog. Alright, so if you have any questions, if you have any suggestion or, you know, violent reaction, you can always comment down below. Alright, but please do not forget to subscribe, especially for those who aren't subscribed yet. Subscribe po kayo, okay? Kung may mga katanungan kayo, comment lang din kayo. Please watch out for the next episode tomorrow, okay? Only here at GabTTV. Rock and roll!